superpower detergent with X-Stain technology. Charm Fabric Conditioner with stain brush technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Champion Superpower Detergent. Tanggalang pintura, dugo, juice, putek, toyo, ice cream, matika, ketchup, at iba pa. Sa X-Stain Technology, Max Linis, Max Sulit. New Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology. Iba't ibang radio stations ng DISA Reach, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo dyan, Ma'am Bebeng? Si Ma'am Bebeng, siyang Division Chief dyan sa Cagayan de Oro at nakikinig sa atin sa DISA Reach Cagayan station natin. Alright. Senator Tol, panoorin muna natin mamaya mga pagkatapos natin makausap si Secretary Ernie Perez, makausap natin ang mayor ng bagong lungsod ng Cavite. Mamaya, exciting ang bagong siyudad dyan sa Carmona. Pero unahin muna natin ang bagong Director General ng ARTA. Ito ho ay si sa pamamagitan ni Secretary Ernesto Perez. Sec, magandang umaga ho sa iyo. DG, magandang umaga. Magandang umaga po sa USEC Cesar and Senator Tolentino. Magandang umaga po para sa opportunity na ito na papanayam kayo at ating mga kababayan. Sa lahat ng social media pages ng Presidential Communication Office ay nakalagay doon ang kautusan ng ating Pangulo na gumawa ng green lanes para sa mga strategic investment. Two keywords and phrases, green lanes tapos strategic investments. Ang una ko naisipan ho ay yung ARTA, ease of doing business. Ano ho ba ang role niyo rito sa direktiba ng ating Pangulo kahapon? Napakalaki po ng role ng Anti-Relative Authority dito, pero gusto ko lang po sabihin na itong initiative na to ay initiative ng DTI Secretary Fred Pascual, Board of Investments, para po ma-attract yung mga big ticket investments dahil ito pong lumalabas ang ating Pangulo, nagkipagkulong sa mga businessmen. Palagi po nababanggit about ease of doing business law. So when this initiative was proposed, una pong ginusulta ng Board of Investments, DTI, ang Anti-Relative Authority, kung saan nagkaroon kami ng meeting sa opisina at kami po ay nagbigay ng aming mga inputs tungkol po sa mga programs initiative that we are also doing with respect to yung ating programa as to encourage submission of unified application form. Hindi lang sa mga big ticket investments but even MSMEs, no, at saka encourage din po na yung mga covered agencies should streamline and digitalize their processes as directed no less by our own President Bongbong Marcos Jr. All right. Sa payak na pananalita yung green lane, so ang ibig sabihin nito ay parang express lane din ho. Tama po kayo. Parang anong nangyayari po kasi dito, we really encourage all government agencies, and this means yung mga national government agencies, local government units, corporations, state universities and colleges and government hospitals to set up a one-stop shop. Kagaya po ng ginagawa natin sa local government units wherein we issued a joint memorandum circular 1 at operations manual implementing the requirement of the ease of doing business law wherein all local government units must set up an electronic business one-stop shop wherein dapat po integrated lahat ng mga opisina at ang filing po ay
by online, even tapos unified application form. Pinalawak lang po ng ating presidente itong business one-stop shop to cover big ticket investments kasi kailangan po natin ng ating bansa, ng ating bayan na magkaroon talaga ng big investors to the country to prop up our economy. At we are in full support. Ang ARTA po kasama sa technical working group that will be formed within 3 months from the issuance of the order last February 23. So, ang mangyayari po nito, sa ngayon dun sa direktiba, within 6 months from February 23, ang Board of Investments will set up a one-stop action center for strategic investments requiring all covered government agencies issuing business permits and licenses to set up their own green lanes, no? At subject din po to sa standard processing time na 3720 working days, subject din po sa automatic approval. So napakaganda po ng executive order na ito po. Thank you. So palagay niyo po, sir, kailan matatapos yung ginagawa niyong IRR? Sa ngayon sa directive is within 6 months dapat matapos na po ito. From February 23, 2023, last Thursday. Kaya nyo na, 2 months yan. Po, nag-meeting ako sa aking officers and staff sa ARTA to coordinate a meeting with the Board of Investments to come up with an implementation plan. No? Kasi ito po ay directive coming from the President. So we should really put our acts together to follow the directive of the President. Together with all covered agencies like DICT, DTI, DILG at so Department of ngayon, Budget ito and ngayon, Management. Sir, taking into consideration the recently concurred RCEP Treaty by the Senate. So kasama na po yun doon, nakapaloob na yun dyan. At siguro, yung mga napupuntahan din ng presidente na ibang lugar sa kanyang mga state visits, nakapaloob na rin doon yung mga resulta ng mga bilateral trade agreements. Tama po kayo, Senator. Maku-cover din natin yan sa ating coordination meeting with the Board of Investments. Isama mo ang ano? Isama mo siguro ang Department of Foreign Affairs. Yes po. Yes, Senator. We will do that. O, napakaganda nitong usaping ito. Oo. Pero siguro dapat sa LGU, maramdaman din yon na kasi usapin din. Hindi pa nakikita yung effects ng iba't ibang mga tratadong pinasok, lalo ang RCEP sa hindi pa naramdaman sa baba. So kailangan siguro magkaroon din ng input ang ating mga LGUs. Tama po kayo, Senator. Yan po ang directive ng Presidente to really involve the LGUs. Gusto ko lang ipo i-share na meron po tayong initiative dito which we call na nilabas po ng DICT, yung Integrated Business Permitting and Licensing System kung saan nagsalabas na rin po tayo ng Joint Memorandum Circular at Operations Manual. At nung tayo po binisita natin, starting with the National Capital Region, 5 cities po ang compliant dito sa setting up ng Electronic Business One-Stop Shop. Nung isang araw po, dumalo tayo sa Bundinlupa at napakaganda po talagang end-to-end process. Sina no, digital. Jimmy Presnedi, kasama sina na po dito Diyason, yung Manila. Okay, okay po, Bundinlupa, matagal na, way ahead of the game. Ang Bundinlupa, yes, napapasya lang pati po natin yung yan. Manila, Quezon City, Valenzuela at Paranaque, 5 po sila at isa po ang common denominator dito, tumaas po yung kanilang number of business registrations, tumaas din po yung kanilang revenue collection. So we really encourage all LGUs to set up their own electronic business one-stop shop. Secretary Director General Ernie Perez, sir, pakiulit nga uli, ano uli itong 5 bayan lungsod sa Metro Manila ang compliant na rito? Paranaque, Manila, Valenzuela, Muntinlupa at of course Quezon City. At napakalaki po ng increase ng kanilang revenue collections. Tapos sa Mandawi din po pala, during the pandemic, nag-increase ang kanilang collection by 100 million. Quezon City almost a billion. At per record po ng DILG, ang increase po ng revenue collection with the implementation of this e-boss ay about 85 billion. So can you imagine kung i-replicate po natin to nationwide, lahat ng LGUs magkaroon ng electronic business one-stop shop, lalago po ang ating ekonomiya, at hindi lang po matututukan natin yung big ticket investments. Even MSMEs, dahil sa local government unit, sila po yung nagpapatupad nitong ano, to streamline the processes para mapabilis po ang pag-issue ng business permits and licenses.
Alright, Mr. Director General, nabanggit nyo yung 3-day rule, 7-day rule, 21-day rule. Kung tawagin natin ay 3-7-21. Para sa pag-unawa ng ating mga kababayan, baka akala nila ay tungkol lang ito sa national government. Paki-explain ho, ano ito ibig sabihin ng 3-7-21 rules? Lahat po ng covered na government agencies, from the national government agencies, including local government units, kailangan po magkaroon sila na tinawag natin na citizen's charter, kung saan ipapublish nila sa kanilang website, saka doon sa kanilang most conspicuous place, sa kanilang opisina, lahat ng government services that they offer to the public, including the processes, the documents required, the fees to be paid, and this should be acted upon within the standard processing time of 3, 7, 20 working days depending on the kind of transaction. Pag simple lang po ito, meaning ministerial on the part of agency to act, dapat po within 3 working days. Pag ito po technical, meaning it requires some discretion on the part of the nagbibigay po ang batas ng longer period, 7 days. Pag it requires some study, technical study, the law gives it a 20 working day period subject only to one extension. Ang kagandahan po sa requirement na ito, ang government agencies are required to act on it, whether to approve or disapprove it. Pag di-disapprove, kailangan na po ipaalam doon sa applicant ang reason or ground for the disapproval. At kung kailangan po ng one-time extension, dapat po gawin din po. So napakalaga ito, dahil pag hindi po ito inaksyonan within the standard processing time of 3-7-20, subject na po ito ng automatic approval pag ito po ay original application, or automatic extension pag ito po ay application for extension. So hindi na po kailangan ng fixer. Dahil pag kayo po nag-submit ang iyong application, complete with all the requirements and fees have been paid, dapat aksyonan to within the standard processing time of 3-7-20 subject to that automatic. At meron pong corresponding penalty for violation under Section 21 of the law for failure to act on that application. Meron pong penalty po yon. First offense, 6-month suspension. Second offense, dismissal from service, perpetual disqualification, forfeiture of benefits, fine of 500,000 to 2 million, meron pang kulong na 1 Director General, year to 5 years. So napakaganda po ng batas ito. Director General, matanong ko lang po kayo. Hindi ko inabot kasi yung paggagawa nitong batas na ito. Meron bang form na ang isang applicant pwedeng panghawakan na nakalagay, this application has been approved automatically by virtue of section blah 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 of Republic Act blah blah blah. Na yun na lang ang panghahawakan niya, na meron din nakapirma. Kasi kung ang gagawin natin ay implied approval, ayun po ay subject to interpretation pa yon. Ang kailangan po ng investor, merong hawak-hawak na papel din, isang papel na may mga nakasulat, yung mga katagang binanggit ko, may logo at nakalagay po doon, this has been subject to automatic approval. May nakapirma ngayon na isang, kung kayo man. Meron ba ganun tayo? Ang kailangan po ng aplikante is proof na natanggap ang application niya. Doon nagkakaroon ng ano? Stamp receipt. Ganun na nagkakaroon ng misinterpretation. Okay, may official receipt po, Senator. May official receipt that fees have been paid. Sapat na po to para ireklamo niya sa anti-retip authority. And after, of course, due process, after one or hindi two qualificatory readings, sabihin, pag nagkaroon na ng automatic approval, ibig sabihin, it is as if the government has approved your application and you can now proceed. Kasi yung ating mga tatak-tatak, evidentiary lang yun eh. Magtatalo pa kayo. Teka, ito, ilang araw mo na itong final namin, ganun. May tatak na. Ito. Ano yun eh? Proof of application. Pero ang sinasabi ko, magkaroon ng isang dokumento na nakalagay doon, this has been approved pursuant to blah 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 and is now, can now proceed. O, track, nakapirma. Para wala nang magdidebate pa eh. Senator, napakaganda ng intention, pero minsan may mga palusot yung mga government agency. Ayun, doon magtatagal. Kasi pag nagtalo-talo ulit, hahaba na naman yung proseso para nagkaroon na naman ng TRO doon. Diba ho? It will defeat the purpose. The purpose of the law, yung subject to automatic approval, is to allow the applicant to proceed even without the approval coming from the authorities who never acted. So kaya kailangan merong isang papel, tapos na to. Automatically, nakalagay doon, automatically approved. Para may pinangahawakan din siya. If I may suggest, sorry Senator, if I may suggest, hindi kasi nabanggit yun specifically sa batas. Eh. Wala, no? Siguro that can be the subject of an amendment. Sige. Kaya po sa Senado, amend na natin siguro mag-sponsor tayo na i-revise natin yung batas na pag merong ganon,
subject na ka, hindi na ka na dumaan sa ARTA para sabihin, tapos ARTA will direct the agency to automatically approve kasi hindi po very clear ang batas na yun. Alright. Pero okay, napakaganda po ng intention na sinabi nyo. Salamat, kung sana salamat po ma-revise natin ang batas, gawin po natin yun. Alright. Okay. Yung pinag-uusapan ho namin ni Secretary Perez at ni Senator Tol, may kinalaman ho kayong lahat ngayon kahit kayo'y kukuyakuyakoy ngayong umagang ito ng Sabado, kung kayo man ay Grab driver, taxi driver, jeepney driver, kung kayo ay nag-aasikaso na ng inyong agahan o habang nag-aagan at nakikinig sa amin, kayo ay may pakialam dito at may direktang epekto sa inyo. Halimbawa ho, yung 3721 rule na sinasabi ng ARTA, magbigay lang ako ng isang example o dalawa para at ituloy na ni Director Perez, ni Secretary Perez, yung at least dalawang example sa mga susunod para maintindihan lang anong ibig sabihin ng 3, 7 hanggang 21 days. Halimbawa ho, yung 3 days, within 3 days dapat nagawa na, na sa inyo. Ang mga tawag dito ay mga non-discretionary. Halimbawa, nag-apply ho kayo ng, yes, nag-apply kayo ng birth certificate. Maliwanag ho yun. Hindi, walang discretion ho yan eh. Tapos, pagdating naman sa 7-day rule, anong magandang example dito, Secretary? Halimbawa, ano po, yung ano nga, yung business permit, halimbawa, no, 7, ano yan, considered medyo complex, pero sa practice po natin, 3 working days lang po yun, dapat issue na lang yung business permit, no. It's actually, you said 3720. Pag 3, yung mga simple certification lang, clearances, dapat simple lang, it should be issued within 3 working days. Pag complex, halimbawa, require some discretion, digo, business permit or license, no? Permit, 7 working days. Pero pag halimbawa ito po ay application for license to operate sa Bureau of FDA, Food and Drug Administration, it requires a longer period of 20 working days kasi kailangan mag-submit ng scientific study na hindi po to at risk or in danger ang ating publiko. Kaya binibigyan po ito ng longer period of 20 working days subject only to one-time extension. All right. Okay, so yun. At least maliwanag yan, Mr. Director General. At dito sinasabi lang natin na lahat ng mga nakikinig ngayon ay pwedeng makinabang at pwedeng i-invoke ang rule na ito, 3720 days ng ARTA, sapagkat ang proseso, ang objective nito ay mapabilis ang transaksyon para mas maging efficient ang gobyerno at kayo naman ay maging komportable ang inyong pagdulog sa local government at yung pang national government agencies. Mr. Director General, maraming salamat po sa oras. Maraming salamat, Director General. Maraming salamat. Maraming salamat po, Senator Yusek Chavez, sa pagkakataon ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, si Secretary Ernesto Perez, na hindi baguhan sa trabaho niyan sapagkat bago siya napunta sa ARTA, siya ho ay galing din naman sa Department of Trade and Industry. At alam niyo naman po na ang ARTA ay nasa ilalim ng supervision ng Department of Trade and Industry sapagkat ang pinakaunang objective nito ay ease of doing business, mapabilis ang mga transaksyon para mapabilis ang serbisyo. Sa ating pagbalik, makakausap natin ang alkalde ng bagong-bagong lungsod ng Cavite. Ang oras natin, 8:16 in the morning. Charm Fabric Conditioner. Bangong kabloom. ACS. Champion Super Power Detergent.
Tanggalang pintura, dugo, juice, deco, ice cream, matika, ketchup, at iba pa. Sa X-Stain Technology, Max Linis, Max Sulit. New Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat tibla. Kaya ang damit ay kislap puti at panayag pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti! PCS! Inyas, General Trias, Imus, Tagaytay,